Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napaka-sweet at talaga ng mga nagtitrending na love story ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakita nga noon ni Kalingap Tata ang napakaganda at napakasimple na may maganda at nakakaakit ng ngiti na si Ate Marjo. At syempre talagang mabihag agad ang puso ni Kalingap Tata. Kaya naman hindi na nga maalis ang tingin ni Kalingap Tata doon at inaasar na siya ng mga kasama niya na talagang grabe siya makatingin sa dalaga. Inamin naman ito ni Kalingap Tata sapagkat sobrang nabibighani daw siya sa ganda ni Ate Marjo. Kaya naman tinanong agad ni Kalingap Tata kung ano ba ang Facebook o ano ang pangalan ni Ate Marjo sa Facebook. Nang sa ganon ay ma-add niya ito. Binigay naman ni Ate Marjo ang kanyang pangalan sa Facebook, kaya naman naging mag-friend sila. At nung na-search na nga ni Kalingap Tata ang name ni Ate Marjo ay sobrang kinikilig ito at talagang parang hindi na nga nakababa ang mga ngiti sa labi ni Kalingap Tata simula naging friend sila sa Facebook ni Ate Marjo. Okay. Pwede mo lang ang Facebook? Okay lang, nakasama ka sa vlog namin. Friend lang naman. Okay lang. At least may... Nakasama ano ba yung mga camera? Ano yan? Famous na si Ma'am Marjorie? Oo nga. Marjorie? Maganda talaga siya, bro. Grabe. Okay lang ba nakasama ka sa vlog? Okay, kanina pa. Tata, yung tingin mo. Toto. Ay, nabihag ako. Pangarap na buhay. Puno-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo. Ayos na ako. Sa isang sulyap mo. Napapahilig kami. Ay, doon muna kayo. Bakit? Humingi ako ng Facebook. Ay! Malaman nyo eh! Hello? Sinabi na nga sa akin, paano ko malalaman? Ano ang apelyido tayo? Apelyido? Clock 9. Majo lang. Hanapin mo na, tol. Message mo na agad ngayon para tingnan natin kung mag-reply. Bagal nyo. Ano po, add ko kita? Huwag mong unahin si Tata. Huwag mo, may asawa ka baga. Si Tata, walang asawa yan. Grabe at talagang nantundin ng mga kaibigan ni Kalingap Tata ng mga vlogger upang i-push si Kalingap Tata kay Ate Marjo. Sapagkat sino nga namang hindi mabibighani sa kagandahan ni Ate Marjo. E sa tuwing ngiti nito ay parang paulit-ulit na nahuhulog si Kalingap Tata sa kanya. Kaya naman hindi talaga umalis si Kalingap Tata sa tapat ng tindahan nila nung araw na yun. Oh, misis mo na! Kinikilig na ako, ha? Magkakaroon nga na ng love team? Pwede ba? Magkaroon ng love team? Di, personal mo na. Huwag mo. Hindi na talaga niya. Ha? Baka nag-comment na lang Ate Marjo. Excited? Yeah, I'm excited. I'm very 100%, you know? Pero yan na. Ano, may sinasabi niyo naman. Iba. Kalingap Tata. Sabi ko mag-umulad kami. Sobrang maganda. Sobrang pangit. Huwag mo nga kasing pangunahan si Tata. At nag-discussap kami. Bagay ba kayo? Oo. Maganda, pangit. Kami ang bagay. Hindi kayo bagay, tao kayo. Bye, Ate Marjo. See you. Oh, bye-bye na. Bakit inati mo, masanda ka pa. Yan yung bata pinunta ni Kalingap Tata. Ano yan? Yung pogi. Tas maganda. Hindi, yung pogi na. May tsura yung pamangkin. Pinsan pala ni pamangkin. Pinsan? Ba't ang dami dito Ate Marjo magaganda sa lugar niya? Ba't isa ka na dun sa pinakamaganda dito sa lugar niya? Siguro dati itong lumalaban dito sa competition siya natin. Oo. Hindi. Talagang tinago mo lang ang beauty mo, no? Dahil nga medyo nagtagal sila doon, ay mas nakilala pa nila si Ate Marjo. Nalaman nga nila na si Ate Marjo pala ay magpupulis. At wala daw itong boyfriend sa kasalukuyan. Siya daw ay single, kaya naman sabi ni Kalingap Tata ay bagay na bagay daw sila sapagkat single si Ate Marjo at single din naman daw siya. Tinanong din nila kung ilang years na bang single si Ate Marjo at sagot nito ay 5 years na single na din daw ito.
Nagtanong din sila kung may naging boyfriend na ba si Ate Marcho. At sagot naman ni Ate Marcho ay, dati daw, ngunit isa lang, at nagtagal ito ng 4 years. Kaya naman sabi ni Kalingap Tata ay okay daw yun sapagkat ngayon ay single na siya at single na rin si Kalingap Tata. Kaya sana nga daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ni Ate Marjo sapagkat gandang-ganda daw siya sa dalaga at hangang-hanga siya dito dahil ngayon lang daw siya nakakita ng isang dalaga na parang nagustuhan niya agad dahil sa dami-dami ng mga babae na nakikita niya. Ay talagang kay Ate Marjo talaga siya nabighani dahil sa kasimplehan nito at kakaibang beauty. Maganda kasi niya bro, aminin ko maganda talaga siya. Ano gusto mo, ligawan mo ba? Hindi, friend lang muna. Pero ba, kung ano, kung... Pero kung may pagkakataon, wala, liligawan mo. Bakit hindi? Single naman siya. Single ka? Single ako. Kaya mo ba ang kaliwat kanan na ano, judo karate? Kakayanin. Para sa kanya? Para sa kanya. Kasi ano yan mga kalinga, pulis. Pupulis siya ito, ipupulisan na lang ulang. Pulis. Vlogger ako, pulis siya. Buhay na yung ano namin, pamilya. Sobra na yan. Dapat itigil natin yan. Pulis na tayo ng tuluyan. Ate, tatanungin lang kita isa lang. Kung may pagkakataon ba, may pag-asa si Kalingap Tata? Wala pa nga akong maramdaman. Hindi ako nakakaramdaman. Wala siya naramdaman. Ha? Hindi, since birth ba wala kang... Ganyan talaga kasi... Wala kang naging boyfriend? Meron naman, isa. Isa lang? Ilang taong gano'n? Walang basta nag 4 years. Uy, basta nakakaroon eh! 4 years daw sila? Ta, ano sabi mo ta? Ano sabi mo? 4 years daw? Naging sila. Matagalan pala to? Matagal. Pang ano? Pang ngayon, long term? Ngayon wala na sila. Wala na daw matagal. Ilang taon natin wala na? Ay, 5 matagal na to. Huwag mo nang tanongin ng dahilan. Grabe at parang sobrang tagal talaga nila Kalingap Tata at ng mga kasama niya noon sa tapat ng tindahan nila Ate Marjo. Sapagkat hindi nagsasawa si Kalingap Tata na makita ang napakaganda at napaka-angelic na beauty ni Ate Marjo. Talagang na-appreciate na daw ito sapagkat sa dinami-dami niya daw pinupuntahan na lugar at nakakasalamuhang mga babae ay marami na daw siyang mga nakitang mga mukha. Ngunit ngayon pa lang daw siya na parang napapatulala siya at talagang humahanga sa beauty ng isang babae. At kaya Ate Marjo nga lang daw yun. Kaya naman kung bibigyan daw siya ng pagkakataon sa hinaharap ay kung pwedeng ligawan niya daw si Ate Marjo, ay talagang liligawan niya ito sapagkat gustong-gusto talaga ni Kalingap Tata ang kabaitan ni Ate Marjo, kasimplihan niya at talagang natatanging beauty niya. Kaya naman hindi nagtagal ay hindi na rin nakapigil si Kalingap Tata at sinimulan niya na din haranahin ang dalaga na si Ate Marjo. At habang inaharana naman siya ni Kalingap Tata ay kinikilig din ito. Alam mo, viral akong humanga sa babae. Oo. Oh. Talagang, magandahan pala ako sa kanya. Sa kanya. Alam mo, tiyaga lang. Ako, marami na akong na-encounter ng mga babae ito. Tiyaga lang. Marami akong nakita. Makukuha mo din si Marjo. Parang kaiba yung ganda niya. Kung Pinay beauty. Ayaw. Dawin siya mag-smile. Ang ganda niya mag-smile. Ganyan, saan ba? Smile daw. Muti mo! Sa smile, sa ngiti pa lang. Inuuto nyo. Hindi ah. Yun, maraming. Okay. Ngayon, hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw ay akin. Ay, grabe. Sige, tuloy mo doon. Tuloy mo doon. Pulang labi. Ay, mapula talaga ang labi niya. Matingkad mong ngiti. Matingkad talaga ang ngiti. Maabot hanggang sa langit. Grabe talaga ang pagkanta noon ni Kalingap Tata. Talagang galing na galing sa puso ang bawat lyrics na binabanggit niya sa kanta. At talaga naman si Kalingap Tata ay single at matagal na nga itong naghahanap ng kanyang mapapangasawa. At lagi nga siyang malungkot at lagi lang kumakanta sa love story ng iba. Ngunit simula makita niya si Ate Marjo ay
talagang parang nagliwanag ang mga mata nito at parang sa palagay niya ay nakita niya na daw talaga ang matagal niya nang hinihintay at gusto ng pangasawa. Sino nga ba kasing hindi maaakit sa kagandahan ni Ate Marjo lalo na sa napakaganda niya mga ngiti. Kaya naman simula nakita ni Kalingap Tata si Ate Marjo ay talagang nabihag na ito at binabalik-balikan niya na nga ang dalaga sa tindahan nito. At nung araw nga na yon ay talagang hindi na nakapagpigil si Kalingap Tata at sinimulan niya nang haranahin o ligawan si Ate Marjo. Habang kinakantahan naman ni Kalingap Tata si Ate Marjo ay talagang kinikilig din si Ate Marjo dahil napakaganda nga naman ng boses ni Kalingap Tata. Grabe at napakarami nga din nilang supporters doon at kinikilig nga din sila sa dalawa sapagkat kitang-kita na parang may chemistry talaga ang dalawa na ito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Mr. Cupido, sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa video nga na ito ay talaga makikita din natin kung gaano kabait si Ate Marjo sapagkat habang kinakantaan siya nila Kalingap Tata ay tinatanggap niya lang ito at nagsasmile lamang siya kaya dahilan naman kung bakit mas lalo pang nabibihag ang puso ni Kalingap Tata. Talagang pinuri nga ni Kalingap Tata ang mga ngiti at ang kagandahan ni Ate Marjo. Pati rin ng mga kasama ni Kalingap Tata ay talagang botong-boto nga at pinupush si Kalingap Tata sa panliligaw kay Ate Marjo. Sapagkat napakaswerte nga naman kung sasagutin siya ni Ate Marjo dahil sa kagandahan nito. Nagpatuloy lamang ang pagkanta ni Kalingap Tata sa dalaga na ito habang sinusuportahan naman si Kalingap Tata ng kanyang mga kasama. Habang kinakantahan din ng Kalingap Tata si Ate Marjo ay hindi na rin tumigil sa kakamiti ang dalaga na ito sapagkat kitang-kita din na kinikilig at talagang nai-impress siya sa boses ni Kalingap Tata na napakaganda nga naman tuwing kumakanta. Habang si Kalingap Tata ay todo pasikat sa kanyang pagkanta dahil gusto niya rin na talagang mapasagot o makuha ang napakagandang dalaga na ito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Mr. Cupido, sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sangiti pa lang. Hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw ay akin. Ay grabe. On the spot ha. Sige, tuloy mo tol. Tuloy mo tol. Ay, mapula talaga ang labi niya. Matingkad mong ngiti. Matingkad talaga ang ngiti niya. Maabot hanggang sa langit.
Huwag ka lang titingin sa akin at baka mawang puso kong sabik sa iyong ngiti. Ay, grabing ngiti talaga yun. Ako'y nahuhumaling at sa tuwing ikaw ay lalapit dito ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Wow. Ang awit ng aking puso. Sana all. Sa- Nang natapos na nga ang unang kanta ni Kalingap Tata, ay tinanong din nila si Ate Marjo kung nag-i-enjoy ba ito. At syempre talagang inamin ni Ate Marjo na talagang nag-i-enjoy siya at napakasaya rin sapagkat hinaharanan siya ni Kalingap Tata. Binigyan din nila ng pangmerienda si Ate Marjo na 1,000. Ngunit talagang tinanggihan ito ni Ate Marjo at sinabi niya naman na busog pa siya at marami naman silang mga pagkain dahil may tindahan nga sila. Dahil sa hindi pagtanggap ni Ate Marjo ng pera, ay talagang makikita ng mga tao na napaka-genuine at napaka-totoong tao niya sapagkat hindi niya talaga tinatanggap ang mga pera at hindi rin siya ganung tao na umaasa sa pera. At dahil nga dito ay talagang parang na-fall pa nga talaga si Kalingap Tata. At pagkatapos naman nun ay inabutan nga nila ng flower si Ate Marjo. Kaya naman talagang todong ngiti ito at tuwang-tuwa ito sa mga kasama ni Kalingap Tata dahil lalong nakakakilig ang mga support at hiyawan nila. Pagkatapos naman abutan ni Kalingap Tata si Ate Marjo ng flower ay tinanong niya din kung pwede daw bang manligaw. At talaga sinabi naman ni Ate Marjo na tanungin niya daw muna ang mama ni Ate Marjo kung papayag ito. Sapagkat gusto niya na ang mama niya ang magde-decide kung karapat-dapat ba si Kalingap Tata na manligaw. Pagkatapos naman nun ay hindi na rin ulit nakatingin si Kalingap Tata at talagang gustong-gusto niyang kinakantahan si Ate Marjo sapagkat sa tuwing tinitigdan niya nga ang dalaga ay parang nabibihag at nahuhulog siya ng paulit-ulit dahil sa kagandahan at napaka-cute na ngiti ni Ate Marjo. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal at hindi panandalian kundi panghabang buhay. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Bakit seryoso ka, ate? Dahil lang tibok ng puso ko ay iisa ang nararamdaman. Sobrang ano? Sobrang napasaya natin si ate ngayong araw. At anong pangalan mo? Yung nagulumi ngayong araw, no? So thank you. Tumitingin ka. Hindi pa tapala ka dyan. Iwanan natin yung bakit kapag lumalapit ka kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka nababaliw ako? Baliw ka na? Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulyap mo ay nabiyag ako para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo ayos na ako. Sa isang sulyap mo napaibig ako. Pumunta ang Kalingap team, ngunit wala doon at hindi nila kasama si Kalingap Tata. Pumunta lamang sila doon upang ma-interview si Ate Marjo kung ano nga ba ang nararamdaman niya tungkol kay Kalingap Tata. Hindi naman nun nakasama si Kalingap Tata sapagkat hindi pinaalam ng kanyang mga kasama na pupuntahan nila si Ate Marjo nang sa ganon ay malaman din nila ang nararamdaman niya. Pagpunta nga nila doon ay talagang binungad kaagad sila ng napakaganda na tindera na si Ate Marjo. At tinanong din nila muna kung ano nga ba ang nararamdaman ni Ate Marjo sapagkat nagtitrending talaga ang tambalan nila o ang love team nila ni Kalingap Tata. Wala namang masabi si Ate Marjo sapagkat hindi daw talaga niya alam ang mararamdaman dahil napaka unexpected daw ng lahat ng nangyari. Sapagkat nung araw na yun ay parang bumili lang daw talaga
sila Kalingap Tata, pati na rin ang kanyang mga kasama. Ngunit bigla na lang daw siya nagulat na nasa YouTube na siya at napakarami ng views ng kanilang video. Tinanong naman ng vlogger kung ano nga ba ang nararamdaman ni Ate Marjo para kay Kalingap Tata, kung may pag-asa na ba ito. Kinilig naman si Ate Marjo at sinabi na hindi pa nga din daw nanliligaw, kaya hindi pa rin siya makakapag-decide. Kaya natawa naman ang buong Kalingap team sapagkat totoo nga naman dahil hindi pa nga nag-try manligaw si Kalingap Tata. Grabe at napakadami na nga manunood ang sobrang kinikilig sa kanilang dalawa. At sabi nga nila ay sana matuloy na ang love team ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Uy! Grabe! Nag-dito na! Ano ba yan? Hindi, sabi niya sa Webes ata. Pupunta? Ay! Hindi ko alam. Pero ay! Hindi naman ako. Baka may talaga. Baka may bibigay sa'yo. Naku! Ano? Ano? May pag-asa ba si Kalingap Tata? Pag-asa talaga, hindi pa. Ano ituloy kong sinabi mo? Hindi pa nga nanliligaw? Sabi pa tinig ko yung tata, napanaghilipan daw niya. Kaya nga. Pambira ko. Kaibigan ko may nag-share sa akin ng anong? Bakit nasa ano kayo? Hindi ko alam. Pero ngayon may mga nagpapapicture na sa iyo dahil sikat ka na sa YouTube. Ano pagkaramdam mo na may mga nagsasabi na sa iyo, "Uy, nakita ka sa namin sa YouTube." Ano pagkaramdam mo? Siyempre, sikat ka na. Kalingap team yung nag tinanong pa nga nila si Ate Marjo kung alam na update sa kanilang dalawa ni Kalingap Tata. Sabi naman ni Ate Marjo ay nakaraan nga daw ay nag-chat daw sa kanya si Kalingap Tata. At nung sinabi naman ito ni Ate Marjo ay talagang kitang-kita nakilig siya. Sinabi niya pa nga na ang sabi lang daw sa kanya ni Kalingap Tata ay pupunta daw siya muli sa tindahan nila. Kaya naman kahit hindi sabihin ni Ate Marjo ay kitang-kita na kinikilig ito at parang napaka-excited na siya na makita niyang muli si Kalingap Tata. Sapagkat napansin nga daw ni Ate Marjo na kanina nung dumating ang Kalingap team ay parang hinarap niya talaga si Kalingap Tata at medyo nga nalungkot ata ito dahil hindi nila kasama si Kalingap Tata. Grabe at sobrang dami na talagang kinikilig sa tambalang ito. At sabi pa nga sa kanya ng Kalingap team ay ano daw ba ang pakiramdam niya sa kanilang dalawa ni Kalingap Tata dahil nag-viral daw talaga sila sa YouTube. Sabi naman ni Ate Marjo ay sakto rin lang naman daw at parang normal na tao lang din daw, talagang hindi niya lang talaga inaasahan ang mga nangyari. Pero dahil doon ay nagpapasalamat pa rin daw siya sa mga nanood dahil talagang nakakapagbigay ito ng mga ngiti at talagang kinikilig daw ang mga manonood base sa kanyang mga nabasa sa comment section. Sabi pa nga ng Kalingap team ay marami daw talaga nagkakagusto na viewers kay Ate Marjo sapagkat bukod sa napaka-simple nito ay parang siya rin ang isang babae na walang kaarte-arte at talagang go na go lang sa good vibes. Kaya mas marami pang mga tao ang nagkakagusto at talaga nagugustuhan ang kanyang ugali. Nagbasa ka ng comment, diba? Doon sa vlog ni Kalingap Red Shane. Ano yung mga nabasa mo doon? So magagandang comment, diba? Maganda, meron. Oh, maganda na yun. Kasi sabi nila bagay daw kay ni Kalingap Tata. Ano masasabi mo doon? Pero okay na yun. Okay na yun. Grabe, okay na yun. Okay na daw, bro. Okay na daw. Sige, baka nila. So, ano ba yung abangan ng mga viewers sa inyo ni Kalingap Tata? Abili pong cloud na. Hindi ko alam. Kaya yan. So, pwede ka na maging love team kayo? Magkano po? Pwede ka na.
Kailangan ko pa ng sign. Ano po? Ay, kailangan. Kanin, cloud 9. 10. Marami mga kaligap. Talagang kaligap tata. Naku, mas... It's a sign. May... Oo, oh, may pag-asa ka. I need a sign. Oo. Oh. Mas marami pa nga ang hilig nung tinanong na nila si Ate Marjo kung ano daw ba ang gusto nitong sabihin o ano ang mensahe niya para kay Kalingap Tata dahil wala doon si Kalingap Tata. Sabi naman ni Ate Marjo ay simple lang daw ang kanyang mensahe. Yun ay mag-iingat lang daw siya palagi at uminom daw siya ng maraming tubig. Sapagkat sa panahon daw ngayon ay napakainit na kaya para maiwasan daw ang pagkakasakit. Nung sinabi naman nito ni Ate Marjo ay talagang lalong hinilig ang mga manonood pati na rin ang Kalingap team na nakarinig. Dahil parang hudyat nga ito na parang iniisip at nagkikare na din si Ate Marjo para kay Kalingap Tata. Pagkatapos naman sabihin nyo ni Ate Marjo ay kitang-kita ang kanyang pagkakilig at hindi na nga bumaba ang mga ngiti sa kanyang labi. Tinanong din nila si Ate Marjo kung ano nga ba ang aasahan ng mga manonood sa kanila. Sabi naman ni Ate Marjo ay huwag na lamang daw silang makulit at baka magulat na lang daw sila at abangan na lang daw talaga nila ang mga susunod na mangyayari. Kaya naman mas dala talagang madami ang mga fans ang na-excite maski ang Kalingap team ay na-excite sa mga mangyayari at kung magiging magka-love team ba talaga si Kalingap Tata at Ate Marjo. Dahil kitang-kita naman na napakalakas nga ng chemistry nila at marami ng mga fans, lalo na ng mga Kalingap team at Kalingap fans ang kinikilig sa kanilang dalawa. Nakakilig, marami na kikilig sa inyong dalawa. Ano yung mga asa namin sa mga viewers? Ano yung sasabihin mo? Meron ba kaming asan sa inyo? Sa inyong dalawa? Kahit pa lang sila, magugulat na lang. Ay, ah, grabe! Wow! Sabay ganun. Magugulat na lang. Yun, galing. Talagang magugulat na dalawa. Oo. Abangan namin yan, ha? Yung sinasabi mo magugulat ng mga viewers, ha? Abangan namin yan. Kalingap Tata, ang laki ng pag-asa. Yan, galingan mo Kalingap Tata, ah. Sigurado. Ngayon siguro di ka na matutulala. Kasi nahanap mo na yung matagal mo nang hinahanap. Oh. Natutulala pala yun? Oh, kasi inahanap niya yung matagal yun ang hinahanap. Uy, sako nakita ka niya. Anong feelings mo na nakita ka niya? Nakita ko din siya eh. Ngayon, yun! Sa vlog naman na ito ay sinagot na nga ni Kalingap Tata ang naging interview noon kay Ate Marjo nung wala siya. Nasagot naman niya ay kinonfirm niya din na magkakaroon na nga ng tambalan na Marta, Marjo at Kalingap Tata. Sa tambalan naman na ito ay sabi ni Kalingap Tata ay dapat talaga nilang abangan sapagkat may mga scene na talagang pinaghahandaan ni Kalingap Tata kaya naman nagpapa-abs daw siya sapagkat sabi din ni Ate Marjo ay more abs pa daw. Kaya naman ang kanyang workout ay ginagawa niya na nga every morning at talagang pinaghahandaan niya na ang nalalapit na pagtatambalan nila. Sinabi din ni Ate Marjo sa nakaraan na vlog na sana daw mag-ingat si Kalingap Tata. Kaya naman nakarating din ito kay Kalingap Tata at sinabi niya na talagang mag-iingat daw siya sapagkat excited na sila sa magiging tambalan nila. Kaya nararapat lamang daw na abangan daw ng mga manonood sapagkat may mga sobrang nakakakilig na eksena ang gagawin nilang dalawa doon. Nasabi din niya doon bro na kailangan mo daw magpalaki ng abs. Uy! Yun nga, grabe yung pinaghirapan ngayon bro. Every morning, evening ako nag-abs workout dahil gusto ko pag magkita kami ay labas na yung abs ko. Yung six pack baga. Gusto ko ilabas ko na makita niyo. Kasi may ano, may eksena kami na nakuban. Uy, grabe! Kakaiba yan ah. Mukhang abangan nila. Kahit ako excited ako dyan ah. Marami pa kayong eksena na abangan sa amin. Pero matanong ko lang bro, yung love team na magaganap, Marjo at ah, Marta.
Kanino'ng channel i-upload? Siyempre sa akin. Sa'yo? Sa akin. Ako yung magdi-direct, ako yung mag... Style Coco Martin? Oo, Coco Martin yung pang-banat ko dyan. Grabe, kabang-abang yan bro ha. At may mga sinabi pa siya doon na yung nakapagpakilig na nagsabi niya. Di ba natanong siya na meron ka bang gustong sabihin kay Tata? Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Ano sabi niya doon? Sana lagi siyang mag-ingat. Yun! No? Yun ang lagi kong iniisip eh. Napakaraming manonood na nga ang nangungulit kay Kalingap Tata kung kailan daw nila gagawin ang mga vlog nila tungkol sa kanilang love team. Sabi naman ni Kalingap Tata ay maghinay-hinay daw sila sapagkat talagang pinaghahandaan pa daw niya ito. Talaga nagpapapogi siya, lalong nagpapamacho para mas lalong maging maganda ang mga eksena nila sa love team na gaganapin nila Kalingap Tata at Ate Marjo. Ayon naman sa interview na isang vlogger sa kanya, ay ano yung masasabi niya sa sinabi ni Ate Marjo na lagi daw siyang uminom ng tubig sapagkat mainit ngayon. Kinilig naman si Kalingap Tata nang narinig ito at sinabi niya na talagang parang nagki-care na talaga sa kanya si Ate Marjo kaya sobrang kinikilig siya at iinom daw talaga siya ng maraming tubig. Sabi na mag-ingat o bilang kaibigan lang siguro. Hindi. Yung mga tanong ko sa kanya doon talagang parang ay, grabe, bro. Pang level A. Kasi may tatlong kategory yan. A, B, C. Pang level A yung mga tanong ko sa kanya. Tapos yung mga tanong sa akin, pang level B. Oo, grabe. No? Nakaya ba yung tanong? Natawa na lang siya doon eh. Pero ano, may iba ba akong sinabi doon? Wala naman. Okay naman yung mga tanong ko. Talagang ano talaga, yung para sa akin na mapa-siya. Para sa'yo, yung para sa'yo, lahat ang ginawa para sa'yo. Lahat ang ginawa mo ay gusto mo na makalapit siya sa akin. Yun, tama yun. Lahat ang sinabi ko doon talaga. Lahat ang sinabi ay... Para sa'yo yun po. Tumpak yun. Tumpak yun. At siyempre yung mga manonood natin, nag-aabang sila. Ay, grabe, nag-aabang na yung manonood natin. Kailan daw gagawin? Sabi ko, maghintay lang kayo kasi nagpapagwapo pa ako. Mayroon naman kung tayo, madungo sila natin. Hindi ka nais-nais. Anong masasabi mo doon sa sinabi niya na kailan mo magpaabs? Saka inom ka daw maraming tubig kasi mainit ngayon. Anong masasabi mo doon? Oo, siyempre inom tayo kasi mainit yan eh. Sinabi ba ganyan yun ha? Malapit ang kasi yung sabi. Kaya... Ayon pa nga kay Kalingap Tata ay talagang matagal na nga siyang single sapagkat bihira lamang daw siya magkagusto sa isang babae. Ngunit nung nakita niya daw si Ate Marjo, talagang parang nabihag ang kanyang puso. Kaya naman talagang hinarana niya kaagad ang dalaga at gusto niya ng maka-love team ito. Kaya naman sa mga nag-aabang daw ay abangan pa daw nila ang magiging unang vlog nilang dalawa ni Ate Marjo. Dahil for sure, napakarami daw nakakilig ng mga scene at marami daw talaga silang aabangan dahil si Kalingap Tata din ang magdadirect nito at sa channel din ni Kalingap Tata i-upload ang kanilang mga vlogs at mga nakakakilig na videos. Sa tagal mong naging single bro, baka ito na yung tamang gabay para sa'yo. Ano masasabi mo doon? Siyempre kung kalubin mo ng Panginoon, na ibigay sa atin ang babae para sa atin ay tanggapin natin. Yan ay pagpasalamatan. Yan ay talagang binigay sa atin ng Panginoon para mahalin siya. Handa ka na bang mag-sacrifice bro? Oo, handa na ako mag-surprise bro. Kahit ano man yung mangyari? Kahit ano man yung mangyari. Gagawin mo lahat? Gagawin ko ang lahat. Sacrifice lang talaga ang kailangan. Sacrifice. Wow! Sacrifice. Ano bang mga asa ng mga viewers sa'yo bro? Asa ng mga viewers? Ang asa nila ay talagang gagawin namin ang best namin na para kayo ay ikigigin. Ano masasabi mo dahil maraming naghihintay? Sa mga maraming naghihintay dyan, abangan nyo po. Baka hindi na kayo baka mapabayaan yung mga trabaho nyo sa kapapanood. abangan nyo po ang magaganap po sa Marta. Sa ngayon po, kanyang plata may anong paghahanda ang ginagawa mo? Siyempre, pag paghanda po na ginagawa ko, siyempre nag-workout ako, nag-gym ako para
nag-visit yung katawan ko kasi sabi niya ay gusto niya magkaroon ako ng abs. So pinaganda ko yun, nag-gym ako every evening, nag-gym ako. O siyempre, inom ng mga vitamins para lalo tayo maging blooming. Tinanong pa nga si Kalingap Tata kung sure na daw ba talaga siya kay Ate Marjo, at sagot naman ni Kalingap Tata ay oong oo daw, sapagkat bihira lang daw talaga siya makikita ng babae na katulad ni Ate Marjo na isang simple at walang kaarte-arte na babae at go with the flow lang at para sa good vibes. Kaya naman talagang excited na rin siya na makatrabaho at makalove din si Ate Marjo. Talagang gagawin niya daw ang lahat at hindi daw siya susuko sa mga pagsubok. Talagang kitang-kita natin na ready-ready na nga si Kalingap Tata sa mangyayari na love team sa kanilang dalawa ni Ate Marjo. Kaya naman abangan na lang daw natin kung kailan daw nila i-upload ang kanilang pinakaunang video at sana magustuhan nila dahil marami nga daw hinahanda si Kalingap Tata na mga nakakakilig na scene nang sa ganun ay maraming kiligin ng mga fans at manonood sa kanilang dalawa. Handang-handa na daw siya at wala na daw talagang atrasan dahil pinaghahandaan niya na ang mga pagsubok na mararanasan niya o sasabihin ni Ate Marjo. Kaya naman sabi nila ay kinikilig na nga daw sila kahit wala pa ang video. Kaya tiyak na napakamaraming tao at mga fans ang manonood sa kanilang dalawa dahil talagang papatok daw ang kanilang love team, sabi na nag-interview na vlogger. Totoo ba yung nararamdaman sa kanya, bro? Siyempre naman totoo. Sa nararamdaman mo na yan, bro, ano man mangyari o ano man yung maging kainatnan, tanggap mo pa rin ba siya? O ano man yung... Siyempre, may mga pagsubok na darating dyan. Siyempre, handa ka bang magtiis? Oo, handa akong magtiis, bro. Para sa kanya ito, handa akong magtiis. Magtiisin ko lahat para sa kanya. Talagang tinamang ka sa kanya, bro? Ano? Kakaiba? Kakaiba ka? Kakaiba. Ikaw yung unang tingin mo pa lang sa babaeng nagustuhan mo parang siya na? Oo, kasi bihira na ako magkagusto. Bro, bihira ako magkagusto sa babae. Kaya talagang yung first, ano pa lang? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang nagtitrending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!